Ayun, good day guys. This is Lacking Davao once again and welcome back to my channel guys ha. Ayan. Hello, magandang araw sa atin lahat guys no. At kumusta kayo? How are you doing guys? Hope you are doing okay guys ha. So, guys, nandito tayo ngayon no. Earlier, nandun tayo sa may kung saan banda. Okay, sorry guys. Okay, so earlier guys no, nandun tayo kanina kung saan tayo saan yung ginagawang tunnel guys no. Ayan. So we did a little bit of quick update doon guys. Since medyo mahirap mag-update doon guys kasi sarado, tapos kailangan mo talagang makahanap ng area na saan ka pwede makasilip guys no. Ayan. Pero at least nakita natin no yung ginagawang twin tunnel na. So ngayon naman guys, na-update na natin tong area na ito dati. Ayan. So re-update tayo again. Ito na yung guys yung ano guys ha. Ito yung takunan parang Katalunan Grande takunan road no. Ayan, no. Kasi if you're going to go left here, paglabas mo diyan, pag mag-left ka diyan, that will lead you going to that Katalunan Grande. Pagka mag-ride ka naman, papunta ka doon sa ang labas mo is yung doon sa school ng Takunan, no. Ayan, no. Pwede kang papunta na doon sa may Deca Homes Mental. Ayan, no. Pwede ka na doon, no. So, ito lang no. Re-update lang tayo dito na area since nandito tayo, napadaan tayo, galing tayo doon sa kabila. Ayan. So, as of now guys, ito no. Parang nakapag-umpisa na sila dito ng maglagay ng mag-cement no. Ito yung kasama sa package 1-1 ng Davao City Bypass Road project no. Ito na yung 7 plus no kilometers no. 7 kilometers plus na gagawing 2-lane each way no or kaya mga 4-lane road to no. 2-lane each na sa direction. Ayan. No. Ayan. So, ito na yung guys na papunta. Doon to papunta guys. No? Yung doon sa nakikita natin papunta doon sa tunnel. Ayan. Yun na yun. Doon. Parang yung nakikita nyo yung parang parang something hill or mountain there. Yan na yung dyan na banda yung ano eh. Dyan na banda yung tunnel guys. Ayan. Yan na yung tunnel guys. So ito na yung magli-lead papunta doon guys. No. So actually guys, mabilis to eh no. Mabilis yung trabaho nila dito guys kasi they are using that kind of method guys. So yung cement paver no. Ayan. Ayan siya guys. Oh. Ayan. So kaya mabilis yung cement dito at saka parang pulido. Ayan. So yun. So kabila naman kanina nakita natin still the same, parang papunta na yun sila sa going to Mental na rin no. Ayan. So actually dinaan na lang natin to, re-update lang tayo ng konti, pero yung target natin ngayong puntahan guys is yung doon sa may Davao Bukidnon Road no, kung saan ito siya kung saan to siya magli-lead papunta doon no, yung sa gagawin kasi yung package 1-1 guys ng Davao City Bypass Road no, which is ito yata ang package na parang the most expensive I think no, na umabot ng 13 billion something ganun. Kasi yung sa package 1-1 ano yan eh, tatlo yan eh, package 1-1, package 1-2 at saka package 1-3 na parang ang magtatrabaho niyan is same no, itong Shimizu I think itong ano no na naka tie up with UBI no, yung gumagawa ng ating tulay diyan sa may Davao City Coastal Road kasi ang kasama dito no, ito nga yung 1-1 na which is pinakamabigat na package kasi may kasamang tunnel na 2.3 tunnel and then 7 point plus kilometers of 4-lane road and then yung mamaya na pupuntahan natin is ito pa no, yung mga box culvert kasi marami silang madadaanan na something mga small parang waterway no, ayun mga ano ganyan.
So gagawa nila yan. At saka and mga crossing, and yung gagawin doon sa may Davao Bukidnon Road na underpass, no, which is doon tayo later, ngayon after this, no. Ayan. So ito, since dinaan na lang natin, so yan, update na lang din tayo dito. So here guys, wala naman pa masyado. Ayan. Still ongoing pa rin, kasi alam nyo ba guys, yung itong package 1-1 kasi, lalo na yung tunnel, ang target nila doon sa tunnel guys is by 2024 okay na yung tunnel, no. Pero that doesn't mean guys ha, na pwede nang daanan by 2024. I think hindi, no. Okay lang by 2024 tapos na yung tunneling works lang, no. Pero hindi ibig sabihin no na pwede nang daanan. So marami pa kasi itong ano guys eh, marami pang mangyayari pa dito guys eh, no. Katulad nito, no, may gagawin pang tulay diyan sa may Davao River, no, after the tunnel, Davao River na 'yan, no. Ayan. Tapos ito pa, no, may gagawin pang underpass. Ang dami pa guys, no. Siguro ang meaning, ang ginapamin lang ng contractor noon is yung tunneling works lang, no. Yung twin tunnel na 2.3 kilometers, it will be done by next year 2024. Pero actually itong project na ito guys hanggang 2027 pa to guys, no, the whole project until they reach the Panabo City, no. At saka ano, hindi ko lang masyado maano kasi guys kung ano yung later on I will research about the package 1-2, no. Ang alam ko lang kasi yung package 1-3 medyo parte na siya banda ng Buhangin, no, kasi one time nga nakapag vlog ako sa isang mall doon, and napansin ko I was standing on the area na kung saan itatama yung package 1-3, no? Later on, which is later on pupuntahan natin yun, okay, about sa different vlog naman we will talk about the package 1-3 naman. Ayan. So ito lang muna guys, no. Ayan. So ngayon guys, samahan nyo ako, punta tayo doon sa may Davao Bukidnon Road, no, which is kung saan gagawin yung underpass, no. Pero before that, punta tayo doon, no, sa crossing dito, yung sa labas na yan, yung sa Katalunan Grande at saka Takunan Road, para makita natin yung doon na side na tinatrabaho nila. Okay, let's go guys. Ayan guys, no. Ayan. So nandito tayo, no. Ito yung this road na will lead you papunta doon sa Mental area, no. Ayan. So later on guys, after this pala guys, so punta muna tayo doon sa may banda sa saan yung road na papuntang Deca Homes Mental, no. Now which is kung saan din to magko-cross doon na area, no. Before tayo pumunta ng Davao Bukidnon Highway. Ayan. So yan, no. Medyo mataas-taas na rin, mahaba-haba na rin yung kanilang na road, no, na nagawa. Ayan. So yun, and then doon tayo galing kanina guys. Yan, diyan tayo galing kanina. Yung tricycle na yan guys, yan yung papuntang Katalunan Grande, and then sa kabila naman papunta dito, yan yung Takunan. Okay. Ayan. So yan, yan yung motor na yan, papunta yan Takunan. Ayan. So yan guys ha, parang laki, ang lapad pa ng ginagawa nila dito guys, no. I don't think parang feeling ko para yan sa mga sidewalk and bike lane na gagawin, no. Ayan. And of course kasi parang ano yan guys eh, preparing na rin yan dito kasi feeling ko since, no, baka wala ring poste ikakabit dito, parang mga underground naka-underground cabling tong buong project na ito, no. Ayan. So diyan siguro, no. Masyado pang malapad eh, parang palapad pa sila ng palapad eh, no. Ayan, baka may sidewalk plus the bike lane, no, para yung mga bike hindi makipagsabayan sa rumaragasang mga sasakyan dito sa gagamit ng bypass road, kasi malamang this will have an estimate, ano, no, feeling ko dito mga average speed dito ng mga sasakyan magkakaroon dito around 80, no, 80 kilometers, since merong
merong speed limit ang Davao, no? Baka possible, baka payagan to itong Davao bypass route up to maximum of 80 kilometers per hour dito gumamit, no? So dapat yung mga bike lane, no, yun, no, nasa medyo maganda ang kanilang ano. Pero hindi natin alam, ah, kung may ganun talagang ginagawa diyan or baka it's part of the drainage system. And of course, no, yan, ganun naman yan, eh, drainage system, tapos sa taas yan parang beautification sidewalk yan, baka malamang din pati na rin yung bike lane ka yan. So let's go, guys, no, punta tayo doon muna sa may Deka Homes Mintal banda, no, kung saan yung road doon, no, na saan to magko-cross din. Okay, let's go, guys, punta natin doon. Ayan, guys, no. So ito, guys, no. Andito tayo sa may ito yung road, no, papuntang Mintal poblasyon. Ayan, no. If you are going to straight this one, papunta yon siya sa Mintal poblasyon, no. Yung sasakyan naman na go papunta doon is papuntang Deka Homes. Ayan. Ito yung ano, guys, oh, ito yung labas nung yung galing kung saan tayo nanggaling, guys, ha. Ayun. Yung crossing kanina doon sa may Takunan, no. So ito siya, guys, no. Dito siya ma-align. Ito yung lalabas niya. Actually hindi yan ang parang alignment niya, guys, no. Parang doon, no. Iyon yung pinaka-alignment niya, guys, eh. Yun, no. Yung area na yan. Punta tayo dyan banda. Ayan, guys, ha. Ayan. So ito yung magiging parang alignment niya, guys. Ito naman, guys, pag nag-start na to, papunta to doon. Ang labas nito, guys, papunta na doon sa Davao Bukidnon Road, guys. Ayan. Yung kung saan may gagawing underpass naman, no, para makalusot papunta naman from Davao Bukidnon Road going to Sirawan naman, no, yung kung saan yung entry and exit point nitong Davao City Bypass Road, no. Ayan. So ito yun siya. Ito yung magiging alignment niya dito, guys, banda. Ayan. So ito siya ang papunta doon, no. We can see it here na they are starting to clear this space, no. Ayan. So ayan. Ito, guys, ah. Ayan. So ayan. Ayan yung kanyang ano, no. So yun, guys, no, parang ang target nila sa package 1-1 contract completion date is will be on January 4, 2024. Ayan, no. So yung package 1-1 lang yan, guys. Ayan. Hindi pa kasama yung package 1-2, package 1-3, no. Meron pang package 2-1, 2-2, no. Ayan. So baka kasi meron sa inyo magtaka niyan, baka mamaya pagka dating ng January 2024 natapos na to, tapos hindi pa mapwede magpadaan dahil gagawin pa yung package 1-2. Baka naman kasi meron na naman magana, eh, no, something na sabi January 2024 tapos na. Ayan. Ito, ha, let's clear these things up again, guys, ha. This is only for the package 1-1. Okay? So right now, guys, punta na tayo doon sa may Davao Bukidnon Road, no, na kung saan possible na pwedeng ang labas nitong itong Davao City Bypass Road at kung saan gagawin yung underpass, no. Okay, so samahan niyo ako doon, guys. Ayan, guys, no. Nandito na tayo, no, sa Davao Bukidnon Road, no. Ayan. So ito, guys, no. Yan siya. Yung truck na yan, ayan. Papunta na yan siya na going to Kalina na yan, guys, no. And then yung mga sasakyan na papunta dito is going to City proper, Davao. Ayan, no. Ayan, yan siya. So ito na, guys, no, yung nakita natin dito. Ito na yung magiging linya na, no. Ito yung papunta na doon sa may kung saan tayo nanggaling kanina, no, yung doon sa may papuntang Deka Homes, no, Mintal. Ayan. Diyan siya, doon ito siya ang lusot nito, guys. So possible yan, guys, anytime dito, baka dito gagawa ng pag ano yan siya, guys, eh. Pag ano yan doon, no.
pa doon ang parang linya niya, guys, no. So parang magkakaroon diyan dito, guys, na gagawan dito ng underpass, no. Ayan, no. Ayan. Yan siya yung kanyang perspectives, guys, no. Ayan siya. No, so yan ang possible gagawin dito, guys. So we still don't know, no, kung ano ang magiging kailan niya na kailan mauumpisahan, kasi which is that will be a very isa na naman na malaking proyekto yan dito, no, na gagawin. Yan, no. So we will expect, no, pag tinarabaho yan, we will expect traffic congestion will happen here, no. Kasi possible yan, guys. They will cut first the first is yung part ng highway, no, kung paano nila gawin. Hindi na naman nila pwede kasi ano yan, guys, eh, yung buo, because since this will be a major road, no, unless they will make a parang detour ganyan muna, no, something detour, ayan, pwede silang gumawa ng detour area, no, para magawa nila yung ano, yung kasi major road to, guys, eh, no, going in and out of Davao City. So di pa pwede. At saka maraming ano dito coming from Mental, no, and Kalinan also. So yun, guys, no, ito yun, guys, ito yun na magiging labas niya ng dito sa Davao Bukidnon Road, no, itong Davao City Bypass Road project. Ang hindi lang natin alam kung kasali ba sa 1.1-1 is yung coming here, no, yung coming here papunta doon na sa may sirawan na, you know, kung saan yung papuntang Kuril na, no. Ayan. So yun yung hindi pa natin alam, no. Later on lang, no, baka maano ko mamaya, guys, doon ko isisingit sa vlog ko about sa package 1-3, no. Kasi i-research ko pa nang mabuti yung package 1-2, guys. Okay? So guys, that's it, no. Yan yung ating update about the Davao City Bypass Road, no, dito, no, still part pa rin sa package 1-1 yung dun sa tunnel, and then the 7. Plus kilometers of 4-lane road, and then here, no, yung underpass, no, at saka may kasama pa yung mga bridges, minor bridges, guys, no, kasi alam nyo, just not far from here, merong ano dyan, eh, parang a creek or parang a maliit na batis ba or ilog, yan, no, yan. So gagawan din nila ng bridge dyan, no. Yan. So that's it, guys, no. Just wanna thank each and every one of you, guys, no, for supporting me in my vlogs, guys, no. So please like and share the video. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na rin po kayo, no, para, and hit nyo na rin yung notification bell para naman ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa developments around Metro Davao. Okay, guys? So guys, again, this is Laking Davao updating you about this Davao City Bypass Road project. Thank you so much and adios.